umabot sa ang natipid namin dahil sa cashback. Paano? Tara, pag-usapan natin. Hi guys! So it's me, Terns, and welcome to my channel. So mamaya pupunta kami sa Costco at sa Superstore kasi kailangan naming gamitin yung mga cashback na natanggap namin sa paggamit ng mga credit cards. And ang gagawin namin is bibili namin yung mga items na ito dahil kailangan namin magpadala ng mga package na ipadadala sa Pilipinas. Halika, samahan nyo kami! So bago kami umalis, gusto ko lang pag-usapan natin kung bakit kami kumuha ng credit card dito sa Canada. Well, as you know guys, sa Pilipinas, hindi tayo sanay gumamit ng mga credit cards. Nung nasa Pilipinas pa ako, ang lagi kong ginagamit sa paggastos is cash. May credit card ako noon pero hindi ko siya ginagamit. And kahit na nasa Middle East na kami, nasa Qatar na kami, ang lagi namin ginagamit pag namimili kami is cash. Minsan debit card, pero hindi kami gumagamit ng credit card. Parang wala akong maalalang time na gumamit kami ng credit card. Pero pagdating namin dito sa Canada, na-realize namin kung gaano ka-importante yung credit card. Makikita nyo dun sa isa sa mga videos na ginawa ko before, yung video kung saan nagbigay ako ng tips kung paano maka-ipon ng pambili ng bahay dito sa Canada. Sinabi ko ron na kailangan yung credit card para magkaroon kayo ng credit rating dito sa Canada. Tama po yun, and meron pang isang dahilan or meron pang isang benefit kung bakit kailangan natin gumamit dito ng credit card. At ang sagot doon is ang mga cashback na makukuha mula sa paggamit ng credit card dito sa Canada. So as of right now guys, gumagamit kami ng tatlong klase ng credit card. Isang Visa mula sa Scotiabank, isang MasterCard mula sa CIBC Costco, at isang MasterCard ulit mula sa RBC. The reason kung bakit meron akong Visa credit card at MasterCard credit card kasi may mga ilang establishment dito na hindi tinatanggap ang Visa at MasterCard lang ginagamit. Pero kasi dati guys, kapag mamimili kami sa Walmart, mamimili kami sa Superstore, sa Canadian Superstore, inaalok kami ng credit card. And dumating sa point dati na yung credit card na ginagamit namin is nasa 8. So kinakailangan namin magbawas kasi sobrang dami ng credit card. So from that 8 credit cards, tinanggal namin yung 5, kaya 3 na lang yung natira. Hindi naman necessarily kailangan na magkaroon kayo ng maraming credit card. Ako lang, preference ko lang na magkaroon ng dalawang klase ng credit card, which is yung isang MasterCard at isang Visa card. Yung sa RBC na MasterCard ko is libre lang kasi yun eh. So tinanggap na rin namin kasi may account kami sa RBC. Pero ang dalawang major credit cards na ginagamit namin dito sa Canada is ang MasterCard, yung sa CIBC MasterCard, at yung sa Scotiabank Visa card. The reason din kasi is magkaiba yung date nila. Magkaiba yung date na binabayaran namin sila. So yung Visa card ko is binabayaran ko tuwing 15th of the month, and yung MasterCard CIBC ko is ginagamit ko or binabayaran ko tuwing end of the month. So kahit papano na hahati ko yung budget, pagbabudget ko, para hindi kami mabigla kapag nagbabayad kami ng credit card. So ngayon nga ito nga guys, kaya sinasabi ko sa inyo na kailangan yung gumamit ng credit card dito bukod sa credit card ratings na magkakaroon kayo is because yung mga cashbacks. Ano ba yung mga cashbacks? Ito yung kapag ginagamit mo yung credit card mo, a portion of that bumabalik sa'yo in the form of a cash value na ibibigay nila sa'yo at some point of the year. So, yung nga, meron akong tatlong klaseng credit card. And from this credit card, may natatanggap akong mga cashback. So, yung unang credit card namin is yung sa Scotiabank Visa card. Yung credit card na yon is although nagbabayad kami ng $39 annually, pero at the same time, nagkakaroon kami ng cashback sa paggamit ng credit card na yon. So right now, as of this moment, ang cashback ko sa Scotiabank ko is nasa $279 na. So matatanggap ko ito at the end of November. So okay lang din na magbayad ako ng $39 per year para dun sa card na yon. Kasi right now, tulad dito,
meron akong matatanggap na $279 sa November. So parang kahit pa paano, yung $240 kumita na ako out of using that Visa MasterCard. And then, yung second credit card namin is yung RBC MasterCard. Although hindi ko ginagamit yun, kasi nga libre ko lang na nakuha yun, meron akong 2% cashback tuwing ginagamit ko yun. And mostly ginagamit ko lang yung pag nagpapakarga ako ng gasolina eh. Kasi yung isang MasterCard ko, yung CIBC Costco MasterCard ko, mas marami akong perks na nakukuha dun. So ito yung ginagamit ko. Sa CIBC Costco MasterCard nga pala, ang membership namin dun is nasa executive membership. So nagbabayad kami ng $120 per year sa amin dalawa na ni Mrs. Yon para maging member kami ng Costco at the same time makapag-shopping kami sa Costco. Now, ang kagandahan kaya namin kinuha yung executive membership, although medyo mahal siya kasi may dalawang klase ng membership sa Costco eh. Isang yung regular, nakalimutan ko ano yung pangalan, tapos isang executive. Ngayon, ang kaibahan ng dalawa is sa executive membership, meron kaming natatanggap na 2% kada bili namin sa Costco, may natatanggap kaming 2% as a member. And kada shopping namin sa Costco gamit yung CIBC MasterCard, meron kaming natatanggap na 1% to 3%. So naglalaro sa parang 5% yung natatanggap ko every year kasi meron ako natatanggap sa membership as a Costco member at meron ako natatanggap sa paggamit ko ng CIBC Costco MasterCard. So ito yung mga cashback namin. Yan, mga cashback namin. Ito yung mga cashback namin. Isa sa executive member ng Costco at isa dahil sa paggamit ng CIBC Costco card. Yan. And then meron din akong ginagamit na app dito guys kung saan nakakaliko ka ng points and pag naka 10,000 points ka, automatic $10 value yun. So yung PC Plus, so pagpunta nyo rito sa Canada guys, hindi nyo kailangan ng PC Plus credit card. Although dati may PC Plus credit card ako, pinatanggal ko na yun kasi hindi ko naman kailangan yun eh. Ang kailangan ko lang yung app. So pag namimili ako sa Canadian Superstore, tinitingnan ko kung ano yung mga product na may points, na may PC Plus points. So, bibiling ko yon. Tapos, ipapascan ko yung PC ID ko. Makakatanggap ako ng points at ang ipambabayad ko is yung Costco CIBC MasterCard ko. So, nakakatanggap ako ng a certain 1 to 3% cashback mula sa paggamit ng Costco MasterCard ko. At the same time, nakakatanggap din ako ng points. And right now, umabot sa 137,000 points ang PC Plus points ko. So, nasa around $130 yun guys. So, mamaya, pag pumunta kami sa Superstore, sa Canadian Superstore at sa Costco, ang gagamitin lang namin is yung mga points namin at yung mga cashback namin. So, sa Costco, meron kaming cashback na nasa around $430. And then sa PC Plus, meron kaming $130 na pwedeng gastusin. So mamaya, pag nag-grocery kami sa Superstore at sa Costco, nasa around $566 ang matitipid namin. And gagamitin namin ito kasi nga sabi ko nga sa inyo, magpapadala kami ng package sa Pilipinas para hindi na kami maglabas ng pera mula sa bulsa namin. And isa nga palang tip guys, ito nalaman ko lang to sa isang kaibigan ko. Kung mahilig kayo sa gadget at gusto nyong bilhin yon para hindi na lang kayo mapagastos, ipunin nyo lang yung mga points nyo. Like yung isang kaibigan namin, nakabili siya ng Nintendo Switch out of the points na nalikom niya sa kanyang PC Plus. Ganun din naman guys pag gusto nyong bumili ng iba pang mga gadgets or mga phone. Like for example kami, ang cashback namin sa Costco is nasa around $432. Kung gusto kong bumili ng Nintendo Switch or kung gusto kong bumili ng PS5 or kung gusto kong bumili ng phone, gagamitin ko lang ito and then magdadagdag na lang ako ng kaunti para mabili ko yung gadget na gusto kong bilhin. Although kami nga, hindi ko gagawin yun. Kasi nga sabi ko nga doon sa other video ko, may phone na ako and contento na ako rito. And then pagdating naman sa mga console, wala na rin naman akong time para maglaro. So ang gagawin na lang namin para mapakinabangan namin yung mga points na nalikom namin is gagamitin na lang namin dahil magpapadala kami ng mga packages sa Pilipinas. So yun na lang para hindi na lang kami maglabas ng pera mula sa bulsa namin. A few moments later.
Superstore, guys. Ito ang una nating stop. Lapit na tayo. Ito na yung Superstore, guys. Ito ang una nating stop kasi meron tayong $130 na points na pwedeng gastusin dito para hindi tayo masyadong gumastos. Ayun, para hindi tayo mapagastos ng ano, sa sarili natin kaya. Sarili yung pera. Gamit natin yung points ng Superstore. Head north. Superstore. We're here. So, pasok tayo sa loob. Let's go, Roroy. Yay! Let's go, Roroy. 1 hour later. So, ano, mami? Ito? Magkano ito? 1-3. And then? Yan, $1 ang isa. Kumuha ko ng 30 pieces. Tapos ito, 3.5. $2.50 and total 0.75. Okay, dadala tayo ng Indomie. Dadali ba na Indomie. Okay. So, kinumpit mo ko mga ilan? Alin? Nasa 130 na to? Wala pang 130. 23, 23, 26. Tapos ito, mga 550 plus $30. 80, 85. Sige, kukumpit ko sandali lang. Hello. I was... Hey guys, tapos na kami sa Superstore na $135 kami ni Mami. Pero yung 130 kinuha sa PC Plus points namin, so $5 lang yung binayaran namin. Right, Mami? So ang laking tipid nun. Ayun, lilipat naman kami sa Costco kung saan 400 something yung ano namin, yung cashback namin. Hindi ko pa alam exactly kung magkano, pero nasa 400 something. So see you later guys, sa Costco naman tayo. A few moments later. Hi guys! So nasa McDonald's kami. Kain muna kami sa McDonald's. Right, Ate? Bago kami pumunta sa Costco. Let's eat first here before we go to Costco, okay? Okay. 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 And then you have to listen to me. Yeah. So, Mami nasa loob eh. Nag-washroom. Huh? Ang kinakain mo, Mami? And I don't buy my John. Ano yun? Abawito. Avocado, CD. And rye rice chicken nuggets almost done. How about the passion fruit? Is it good? Yep. Yeah. Avocado wrap. You're literally making me eat. What did you say, Rai Rai? Thank you, Daddy Poggy. Poggy, daw yung Daddy, Mami. Bola ka lang yung Rai Rai. Thank you, Mami Pretty. Oh, that's true. Pag sa akin bola, pagka sa iyo, that's true. So guys, nandito na tayo sa Costco. Maglalakad na. Right, Mami? So meron tayong 400, how much? 435. 435 to spend here at Costco. So halika, pasok tayo sa Costco. Yan yung Costco, guys. Yeah, nandito na sila, Mami. Pasok na tayo. Yan yung load ng Costco. One eternity later. Who's this for? I will use my animal. Okay guys, so tapos na kaming mag-shopping sa Costco. Na over budget kami, 432 yung budget namin, pero umabot ng 587 yung binayaran namin. Kasi nung chineck ko yung resibo, yung tax na binayaran namin eh, show umabot me the ng... guys. Show me the guy! Show me the guy! Okay, kasi yung tax na binayaran namin is umabot ng $60. So tip yun guys, pag bibili kayo dito sa Canada, yung nakikita nyo presyo sa mga ano, sa mga items na binibili nyo, hindi yun yung full price. Magbabayad pa kayo ng tax pagdating nyo sa cashier. Yeah, pero depende sa province, iba-iba yung rules. So, kaya nga, iba-iba yung, kada province, iba-iba yung tax na binabayaran. Yes. So magkakaiba yung presyo. And of course, hindi makukompleto yung pagkukosko natin kung di tayo bibili ng sandwich hotdog.
Alam nyo ba guys, itong sandwich hotdog na to is ang presyo nito is $1.50. At hindi nagbago yung presyo nito since 1985. Kung i-adjust natin yung presyo nito sa inflation today, dapat nasa $4.50 na siya. Pero hindi pa rin nagbabago. So from 1985... Pakita mo, yung bun, lumiit na siya, pero yung hotdog... Same pa rin. Ganun pa rin, nagpas na yun siya. Yeah. So, yun nga. So, $1.50. With, ano pala? With soda na to. With soda or... So, sa buong mundo, or, lahat ng Costco, $1.50. With soda or iced tea. No, so, yun this guys, soda, ha? It's iced tea or lemonade. So, ito yung pinakamurang hotdog dito sa Canada. Hotdog sandwich. Kain tayo! Kain tayo! What about you, Harry? What do you think? Enjoy my funny lesson. There you go guys, uwi na kami. Kailangan namin i-pack pa itong mga pinabili namin. Salamat po. See you later, bye! 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 Bye. For you. Ate, just reading. Hi! Bye! Ayun guys, tapos na kami mamili. So naipasok ko na sa bahay yung mga pinamili namin sa mga groceries. And maya-maya ng konti, aayusin namin yung mga packages. I hope nagka-idea kayo pagdating nyo rito sa Canada kung paano kayo makakatipid mula sa paggamit ng mga credit cards. Kasi kung cash lang ang gagamitin nyo guys, wala kayong makukuha cashback. Unlike pag gumamit kayo ng credit card, may makukuha kayong cashback mula sa paggamit ng mga credit cards na ito. And then pag nalikom nyo yung mga points na iyon guys, pwede nyo bilhin kahit ano yung gusto nyo bilhin. Pwede kayong bumili ng gadget, pwede nyo gamitin nyo kung gusto nyo magpadala ng mga packages sa Pilipinas, or pwede rin na ipambili nyo ng grocery nyo, weekly grocery. Pero ako, nilalaan ko yung para sa mga mas malalaking bagay. Yung mga grocery kasi namin, kinukuha na lang namin sa bulsa namin yun, sa pera namin eh. Pero pag gusto namin ng gadget, or pag gusto namin, ito nga, mga packages, yung mga points na yun ang ginagamit namin. So there you go guys, kung pupunta kayo dito sa Canada, use your money wisely, kumuha kayo ng credit card, huwag lang kayong sosobra sa paggastos to the point na hindi nyo na kayang bayaran, spend your money wisely, use your credit card. And kung nandito na kayo sa Canada at wala pa kayong Costco MasterCard or PC Plus, huwag nyo po kakalimutan na kumuha ng mga yon kasi nakakatulong yon para makalikom kayo ng points at the same time, makakuha kayo ng cash value out of those points. So there you go guys, I hope nag-enjoy kayo. Please don't forget to subscribe to my channel, like this video, and share this video na lang din with your friends. Maraming salamat po, hanggang sa susunod, bye!